Hi guys, it's me, Mark Lasakan. Welcome back to my channel. Yay! So ayan for today's video po. Parang garden tour na rin ito. At saka meron ako ipapakita sa inyong more philodendrons. Kasi yung last video ko na my philodendron collections, marami pa sana ako ipapakita doon. Kaso nakurap yung memory ko. So ayan, for today's video, hindi lang philodendrons ang ipapakita ko, kundi yung iba kong ornamental plants ang ipapakita ko sa inyo ngayon. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para ma-update ka sa aking every upload. So ayan na guys, una kong ipapakita sa inyo ay itong aking mga collections ng Calathea. Ayan. Pasensya na kayo sa una kong video kasi practice pa lang ako noon. So ayan. So ito na ang aking mga repot na mga Calathea. Ayan, collections ko yan ng Calathea. So ito po ang aking mga Calathea ay hindi po ganoon ka-stable pa kasi nagre-recover pa lang sila. Pero meron na po silang mga new leaf, ayan. Itong duty ko meron ng isa, yung iba yung corona ko, yung mga silver plate ko, ayan. Para itong mga maliliit, meron naman silang mga bagong sibol na dahon. Ito, ayan. So, ito nga oh, tatlo oh. Apat, oh, actually apat nga. Pero yung mga ito, mga dahon niya talagang nasisira. So, ayan guys, pag yung Calathea nyo naubos or talagang naubos yung dahon niya, huwag nyo itatapon kasi may posibilidad na yung ilalim niya may tutubo na namang dahon. So, huwag nyo yung itatapon po. Hayaan nyo lang. Intayin nyo na may tumubo. Or, pag wala na po talagang chance, pwede na nyo pong itapon yun. So, ayan. Kasi yan yung experience ko eh. Hinayaan ko lang at meron ng tumubo. So, ayan. Yan yung mga Calathea ko. Meron din naman akong mga, meron din akong Orbif, this is Crimson. Binili ko po ito. Ayan. Ng mahal pa ito kasi noon, yung una pa kasi gusto ko talaga dito. Ang bili ko po nito ay 2.8. Kaya dyan, ma-advise ko sa inyo, huwag kayong masyadong excited sa pagbili. Antayin yung bumaba yung presyo. Ayan. May Orbi din ako, mga Orbi. Meron din akong Orbifolia. Ayan. Orbifolia. Marami na yung babies. Ayan. So, dito tayo. Ito, ipapakita ko sa inyo ang aking Monstera Tycon Stellation. Ayan. Tycon. Ito pong Tycon ay binili ko kay Ma'am Celia doon sa San Pascual mga 3 years ago o 4 years ago. 800 pesos lang po ang bili ko dito. Ayan. Ngayon, marami na kong ganito eh. Mga 6 na. Nabenta ko na yung iba. So, ito na lang isa ang natira. Yan, yung iba ko kasi dati ganito na rin kalaki. May binili na tong yung suki ko taga Panglao, yung actually dalawa sila eh bumili ng ganito. So ayan. So hindi ko nga alam kung magkano na itong ganito. So comment down below kung magkano ang pricing nito diyan sa inyo. Yan, pero ito po ay hindi po binebenta or not for sale. So ayan. So yan din sa collections ko. So, dito naman tayo sa mga rainforest ko. Ayan, mga wave of love ko. Mga malalaki na po ito. Tignan natin yung isa para makita nila. Ayan. So, ito po ay napakatagal na din sa amin, sa akin. Ay, ito po ay binigay ni Ate Nisi. Ayan, thank you po, Ate Nisi. So, balik natin dyan. Ayan, doon. Ayan, mga malalaki na yung iba. So, ito po ay mayroon nang nagsabi sa akin na update lang po. Ito po daw ay hindi po variegated. So, salamat po sa nag-update sa akin na hindi daw po ito variegated. Ito po ay splash kasi iba daw po yung variegated kasi. Pero hindi po daw ito variegated. Splash Red Congo po daw ito. So, ayan. Thank you po. So, ayan, meron din akong mga alocasia dito. Meron din akong triangularis alocasia doon. Pero kita ko sa inyo mamaya. Ito mga ayan, cardboard ko. Mga pagoda cardboard.
Yan. So next ay ito pong ating Monstera Adansuni. Ayan, I remember dati tinatapon lang namin ito. So, ayun, napaka-demand na. Hinahanap-hanap na siya ng mga collectors kasi unique yung dahon niya. May isa nga akong customer yung sabi niya na kinakain daw ng uod yung mga dahon. So ito ay napakatagal na din sa amin. Actually, naubos na yung ganito ko. Humingi na naman ako or bumili ako kaso hindi niya pinabayaran ni Ate Fe. Ate Fe, salamat nito ha. Ayan. Next natin ay itong Radicans. Ayan. Napaka-sensitive po nito. Ayan. Comment down below kung meron kayo nito. Kasi ito parang hindi masyadong ma-appreciate pag maliit pa kasi. Pero may nakita ko sa Facebook, sobrang laki na ng Radicans niya. Ang benta niya ay 28,000. Kakayanin mo yon, 28,000. So, ayan. Ito rin ay mga rubber plant. Hindi ako masyadong mahilig sa rubber plant, pero sa mga ganitong rubber plant din ako, na-amaze din ako sa kanila. Pero yung malaki na mga dahon, ayoko na nun kasi parang matatapan yung ibang plants ko. So, ito ko lang ganito. This is from Nang Edit sa Dao. Saka itong lemon lime. Yan, this is from Ate Yuni. Ate Yuni, thank you. Pero binili ko yan, 700. Ito, tag 1.5. Yan, 1.5 each. So, next, itong Monstera Peru. This is from Sir Francois sa Panglao. Napakabait ko din customer. Ay, binigay niya ito. Napaka-generous niya. Thank you, sir. Yan, Monstera Peru. Ito mga, ito rin malaki ko ng Radicant. Ayan, tatlo na kayang Radicant ko, pero iwan ko kung bakit nasusunog yung dahon niya, nandito naman sa shaded area naman siya. Dito naman tayo, sa area na to, kasi hindi ito napakita sa last video ko. Ito naman ang mga, parang nalilito kasi ako nito, o aglunimbaba ito. Aglunimbaba ito? Comment down below, aglunimbaba ito or philodendron. So, ayan. Kasi, nalilito kasi ako kung ano talaga ang sansya na variety. Ayan. Ito din ay Alocasia triangularis. Ayan, matagal na to. This is from Ate Nisi. Ayan. Thank you again, Ate. May baby na siya. Ayan. Napaka-unique yung dahon niya kasi kulot or curl din. Tsaka triangle yung ano niya. Ito mga orange marmalade, may green emerald. Ito rin ay, this is from my mamang. Ayan, mamang. Shout out sa'yo, mamang. Andito pa yung halaman mo. Ayan, may mga babies na siya. Tingnan nyo. Para siyang gabi. Mura siya. Parang may takway. Ay, gano'n. Ano nang tawag sa Tagalog sa takway? So, ito po. Yan. Meron din akong bilite. Yan, bilite. Sobrang tagal na ito. Actually, apat na ito. Naibenta ko na yung dalawa. Tag 2,000 lang. Dati, binili ko ito ng 700. So, yan. Balik natin siya dyan. Meron din akong duck's feet. Ayan. Yun, baka makabalik yung dahon. Duck's feet? Parang... So, pamilya ba ito ng Thaumatophyllum or Anthuriums? So, comment down below kasi para malaman ko rin. Ayan. So, dyan, meron din mga ibang... may duck's feet din. Yung sa... nasa likod, two-toned. So, the next natin ay itong two-toned. Ayan, para siyang orange marmalade, pero medyo hindi lang masyadong makulay yung dahon niya. Binili ko ito kay Madam Ludi dito sa Gabi. Noon pa, 200 pesos ba yun? Ayan, marami na akong naibenta nito. Tsaka, pagandahan tsaka na hindi siya sensitive. Balik yung mga dahon. Pagandahan po ng pag-aalaga ng halaman. Sa umaga po, excited ka po gumising para tingnan nyo po yung halaman nyo. Tsaka
sa umaga po, ayan, magdadala ka ng kape, dito ka, titingnan mo yung halaman mo, parang stress reliever mo na rin yun. Ayan. Ito naman, share ko sa inyo yung mga table anthuriums ko. Yung iba nito, binili ko sa, dito lang din sa amin, sa mga collectors ng mga halaman. Napaka-cute nila. At may iba-iba silang kulay. Ayan. So, ayan. Ayan, mga table anthuriums ko yan dyan. At meron din akong itong Metallica. Parang pamilya siguro ito ng Pam. Ayan, Metallica yan. Napakaganda ng dahon niya. Ang kintab po ng dahon niya, tsaka yung likod niya, ayan, parang maroon. So, yung iba naman, meron din akong doon, ability yun, yung isa ability doon. Mother plant po yan. May baby na rin yan. So, next natin ipapakita itong aking birds of paradise. Ayan. This is from Mom Chupel. Sobrang ganda po niya. At saka may nagsabi sa akin na namumulaklak po daw ito. Ayan. At napakaganda pong pang indoor plant ito. Hindi kasi ito sensitive eh. Ayan. In this area naman ay aking mga pagoda cardboards. Ayan. Ito mga binigay sa akin ni Ate Nisi din yan. Dati ang bili ko nito ng mga cardboard ay tigwa 1.5, mga 3 leaves lang po. So ayan, malalaki na sila. So parang makakat na nga ito. For next video ko, ipapakita ko sa inyo kung paano i-cut itong mga cardboard. So sa dito namang area na to, ito ang ipapakita ko sa inyo nung unang video ko. Kaso nawala po itong area na ito. So yan, ito ang aking mga moonlight, meron din akong compacta, tsaka ceratums, meron din akong konti ditong aglunimas, at ito rin. So ito ang aking mga moonlight, giant moonlight po ito, hindi po ito yung tissue cultured na moonlight kasi maliliit lang po yun, parang kumbaga dwarf, ito talagang lalaki po talaga sila, yung malaki ko ito naubos na po, ayan. At meron din akong variegated moonlight or splash ba ito? Splash moonlight. Kasi yung iba yung dahon niya yan. Iba sa ordinary na moonlight. Tingnan nyo po. So next naman ay pagkikita itong compacta. Ayan. Compacta. Napakaganda ng dahon niya. At hindi po sensitive. Maganda pong alagaan sa mga... Nung nagsisimula pa lamang mag-aalaga ng halaman, make sure na yung bibilhin nyo na halaman hindi po napaka-sensitive at mura lang, hindi yung mahal, para hindi kayo mahirapan mag-alaga. So kasi ako, ang ginagawa ko kasi para madali lang po magparami ng halaman, ginagawa ko pong marami yung mga mother plants ko, para kung baga kung mag-cut ka, marami ang makukuha ng mga babies sa kung isa lang kasi yung mother plant mo, isa lang din or dalawa lang makukuha mo mga babies. Pag marami yung mother plant mo, marami ka rin ma-harvest. So ayan. Ito naman ang aking mga ceratums. Ito mga ceratums. Yung ceratum. Ayan, napakalaki na nila. Parang gusto na nilang i-cut. So, dati po kasi meron akong ring of fire, meron akong variegated. Yun ba, parehas lang ba yun or... Meron din akong corrugated, meron din ako nung red ceratums, kaso yun na namatay. Ito na lang natira sa akin itong ceratums ko, na green ceratums. Ayan. So, ayan, dyan. Ito, marami na yan, mga mother plants ko din yan. So, ito rin, meron din akong, ito binili ko kay Madam rin, Rapidophora, napakaganda po ng dahon niya. Ayan. Ang kick, parang ang lapad po ng dahon niya, at saka dati yung binta ko lang nito eh, so, napakalaki na 100 pesos lang eh. Pero ngayon, nabibenta ko na mga 300, ganito kaliit. So for now, not for sale muna. Pati itong mga ceratum tsaka moonlight ko, mga mother plants na lang yan natira, kasi ang dami pong naghahanap ng mga plants ngayon.
Lagay natin sa sugar. So next natin na itong mga scorpions ko. Yan. Meron akong hindi twisted at saka itong twisted. Yan, papakita ko sa inyo yung dahon niya. Diba? Ang ganda ng dahon. Yan, ang ganda ng dahon niya. Tsaka mature na po ito kasi namumunga na po siya. Ang dami ko na pong nakuha na seeds dito. Ayokong i-cut siya kasi para hindi mawala yung mga bunga niya. So, yan. So, comment down below. Tulungan nyo akong at meron akong cycad. Yan. Binili ko ito. Ito po ay crude. Ganito lang.